Huwag po tayong makipag-negotiate sa mga pogo. Baka akala ninyo wala po akong alam sa mga nangyayaring negosasyon at yung iba po ginagamit pa ang pangalan ko. Tigilan nyo na habang okay pa tayo dahil hindi ko po kayo titigilan at hindi po ako papayag na ginagamit yung pangalan ko sa mga kalokohan. Sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Magandang umaga sa ating lahat. Congratulations sa mga bagong permanent. Pati po sa mga na-promote. Nasaan po kayo? Taas mo ng kamay. Opo, pag bagong permanent, dapat nag-a-attend ng flag ceremony. Pero paborito ko pa rin sa mga na-permanent, si Vilma Santos. Nasaan si Ninang? No, congratulations sa inyo. Gusto ko lang po bigyan ng diin yung isa pong statement na inilabas ko nung last Saturday tungkol po sa Pogo. Alam nyo, hindi niyo po talaga ako makukumbinsi na okay ang Pogo para sa Pasig City. Lalo na po ngayon na narinig po natin yung mga ibang nasyonal nating opisyalis ay nakita nila kung gano'n ito kasama para sa ating bayan. Ito pong Pogo, una, wala naman tayong kinikita dito. Hindi po kumikita ang gobyerno natin, hindi naman sila nagbabayad ng tamang buwis. Kung may nakakuha sana ng trabaho sa ating mga kapwa Pilipino, hindi okay lang din sana. Pero hindi rin naman mga Pilipino ang empleyado nila. Higit pa rito ay masama po ito sa ating ekonomiya. Hindi naman po nag-trigger down ng epekto sa mga Pilipino. Sa mga land value, sa lugar kung nasaan po laganap pang Pogo, hindi po maganda para sa atin. Ang nadi-displace at nahihirapan yung mga taga-doon sa lugar kung saan may mga Pogo. Ngayon, kung may mga permit po sila sa national, nire-respeto naman po natin yun. Nire-respeto natin kung anong sabihin ng national na pamahalan at iba't ibang mga opisina at departamento. Ngunit yung mga nakikita po natin na illegal, doon po tayo galit na galit. Yung mga walang permit, yung mga illegal na kainan, mga establisimento na walang permit mula sa ating BPLO, dyan po tayo magka-crackdown sa susunod na mga araw, sa susunod na mga linggo. Hindi po natin sila tatantanan. Tuloy po tayo, lalaban tayo, laban dito sa alam natin hindi maganda para sa ating lungsod at hindi po maganda para sa ating bayan. Ngayon, ito pong sinasabi ko, kaya ko po siya sinasabi ngayong flag ceremony natin. Dahil binibigyan ko po muli ng warning yung mga kawani natin sa pamahalaan, mataas man o mababa, huwag po tayong makipag-negotiate sa mga Pogo. Baka akala ninyo wala po akong alam sa mga nangyayaring negosasyon at yung iba po ginagamit pa ang pangalan ko. Tigilan nyo na habang okay pa tayo dahil hindi ko po kayo titigilan at hindi po ako papayag na ginagamit yung pangalan ko sa mga kalokohan ninyo. Meron pong iba nakatanggap pa ng konti galing sa mga Pogo. Hindi ko na po sasabihin muna kung sino. Pero alam nyo ito po, hindi na lang po basta Pogo pinag-uusapan ko. Pero yung mga tumututol o yung mga humahad lang sa mga mabubuting pagbabago, mabubuting reforma na gusto natin ipatupad sa Pasig City. Magdalawang isip na po kayo. Dahil alam nyo, yung kinakalaban nyo po, hindi lang po basta ako. Yung mga magagandang reforma natin, bakit po marami tayong regularize ngayon? Bakit po maraming napopromote na hindi dumadaan sa sistema ng palakasan dahil po yan sa mga reformang pinapakilala natin? Bakit po yung sahod ng mga empleyado natin, lalo na sa mga JO at lalo na sa mga job order natin, bakit po mas mabilis na ngayon kaysa sa dati? Dahil po yan sa mga reforma at pagbabagong pinapakilala natin. Bakit malaki po ang natitipid ng pamahalaan doon sa procurement natin o sa bidding natitipid ng pamahalaan, binabalik natin sa general fund, gagamitin natin sa pagpapatupad ng kalusugan pangkalahatan o universal healthcare. Dahil din po yan sa mga reforma at pagbabagong pinapakilala natin. Kaya yung mga
hindi pa rin po on board. Pasensya na po kayo. Alam ko, iilan lang naman po yun. Karamihan po sa inyo nagko-cooperate, karamihan po sa inyo ginagawa ang trabaho, sumusunod sa instruction, nagbibigay pa po ng magandang input para sa mga pagbabago na pinapakilala natin. Pero kinakausap ko lang po ngayon, iilan lang naman yung mga kumakausap pa rin ng contractor para makatanggap ng advance. Yung mga ayaw sumunod, ilang beses na tayo nag-budget orientation, eh good luck na lang po sa mga kasong maharapin ninyo. Alam niyo, sa isang daang nakikita kong mali, ako po, realistic na tao. Sabi ko nga po, yung mga idealismo natin, nakabatay sa realidad. Sa isang daang nakikita kong mali at kailangan baguhin, alam ko po na hindi ko po mababago ang lahat ng yun sa 3 taon. Pero, mag-ingat po tayo. Dahil kung kayo po yung nakita ko na malakas ang ebidensya natin, na hindi po sumusunod sa mabubuting pagbabago at gumagawa pa rin ng mga illegal at kalokohan. Kung kayo po yung isa o dalawa na nakikita ko na kailangan baguhin ngayon na, eh, good luck na lang po sa inyo. Diyos na po ang bahala sa inyo. Hindi ko man kayo mahabol, pero marami po sa inyo talagang malakas na rin ang ebidensya. Kaya tuloy po ang laban natin kontra sa korupsyon. Tuloy po ang laban natin para sa mabubuting pagbabago sa ating lungsod. Unang paalala na lang po, dito po sa mga sinasabi natin, iilan lang naman, na ayaw pa rin po talaga sumunod, ayaw pa rin na makiisa sa mabubuting pagbabago na ginagawa natin. Paalala lang po sa inyo, baka hindi niyo po nare-realize na kapag nilalabanan ninyo yung mga pagbabagong pinapatupad natin, ang kinakalaban ninyo ay hindi po ako. Ang kinakalaban ninyo ay isang buong henerasyon ng mga Pilipino, isang buong henerasyon ng mga Pasigueño na ayaw na po sa korupsyon. Isang buong henerasyon ng mga Pasigueño na galit na po sa katiwalian. Isang buong henerasyon ng mga Pilipino at Pasigueño na gusto na po ng mabuting pag-gobyerno sa ating lungsod. Sa inyong pong lahat na sumusuporta at tumutulong sa mga pagbabago at reforma natin sa Pasig City, maraming salamat po sa inyo. Tuloy po tayong lalaban. God bless po sa ating lahat. Good morning po. Hinihiling namin humarap po tayo sa ating bandila. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa kanilang dibdib at awitin natin ang lupang hinira. Sa sana yung musika ng Pasig City Band, sa pangunan sa pag-awit at pagkumpas ni Nena Del Miguel mula sa Hospice Home Care Program. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Manatili po tayong nakaharap sa ating bandila para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Gloria Santos mula sa Gender and Development Office. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas, taas po natin ang kanang kamay at sabay-sabay natin bigkasin. Ako ay Pilipino, buong katapatan kong nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa sampayan ng kanyang tinasagisan. Sabay-sabay na may dangal at katarungan na sa aking mga pakakulikasan at makapagpapakulikasan. P.S. adjourn na po tayo.